Uwi na tayo. Mainit pa rin. 6:35 na ng gabi. Mainit pa rin. Yung sasakyan natin ngayon, Subaru. Kasi ano, wala akong sasakyan dito. Pinapahiram lang ako ng boss ko sa work ko para may masakyan ako pa uwi. Shoutout nga pala sa aking mga pinsan, Henrich Delda, si Henrich Delda and Chris Mission sa Calgary, Alberta. Ah, Witaski Win pala, Alberta. Kikita kami yan, lilibre ako niya ng kape. Pag malapit na ako sa bahay, ang gagawin natin, ituloy na lang natin mamaya sa bahay yung vlog sa IELTS. 23 yung weather. Tapos ang oras dito ay 7:55 PM. Ayan. So 7:55 yung oras dito ng gabi. Pero yung araw parang alas 5 lang sa Pilipinas. Ang hapon. Ang liwanag, grabe. So yan, nagpapasalamat ako, maraming nanonood sa atin. Gawin na ko yung best ko para maibigay sa inyo information na kailangan nyo. Dito kasi sa Canada, tingnan mo, wala nang mga tao, walang tao. Wala ka ditong kausap. Kahit sa araw, yung mga tao lumalabas lang para pumasok sa trabaho. Yung kausap ko nga dito, yung mga aso ni boss eh. Yun na yung kausap ko dito. Meron siyang dalawang asong malaki. Kasi tsaka yun, kaya ginawa ko to para malibang ako, para magpalipas oras, mag-enjoy naman ako. So ngayon, since na na-discuss ko na kung paano pumunta dito sa Canada, yung sunod kong i-share sa inyo ngayon ay kung magkano yung gastos. Di ba? Syempre, money matters yan. So, yun ang pinakasunod na alamin natin. Kung magkano ba yung ginastos. So, sa akin kasi, yung ginastos ko, unang-una, consultant. Yung professional fee niya, medyo malaki din, pero kaya naman. For me kasi, hindi ko siya tinipid kasi mahirap kasi kung ako yung gagawa ng lodging ng mga documents ko. Maaring makatipid ako, pero paano kung ma-disapprove pala ako? E di sayang yung time na inintay ko. So, might as well na consultant lang ako para isang, at least alam kung may peace of mind ako kung anong hingiin niya, provide ko. So, kumbaga mag-aantay lang ako, waiting game na lang. So yun, nasa ano yun, 6 digit yun. Pero kayang-kaya yun. Yung kayang-kaya nyo pong i-ano yun, i-produce yun. Second na gastos ko is yung IELTS. So ano ba yung IELTS? So, may nagtanong kasi kanina sa IELTS. Kung doon sa ating vlog kanina. Yung una kong linag. Nagtanong kasi kung pinag-IELTS ba daw ako ng employer ko. So, yung employer ko wala naman talaga siyang pakialam eh. Ang gusto lang niya makarating ako sa dito sa Canada. Kaya lang yung consultant ko, sabi niya, kumuha daw ako ng IELTS. Kasi ang gagawin pala niya, i-ready niya yun para sa aking PR application. Pero in my understanding kasi, alam ko, ang IELTS gagamitin lang siya pag nag-a-apply ka na ng PR. Pero sa iba kasing mga trabaho dito, nangangailangan ng IELTS eh. Katulad ng mga butcher. So yung mga kumbaga meat technician. So yan yung mga in demand ng job dito. So alam ko sa yung ibang mga company dito, ang hinihingi nila is band score ng 5. Ang band score kasi nila dapat ano, yung maximum yung 9. So 5 yung hinihingi iba, 4.5. Nakasabay ko dati sa pag-take ko ng IELTS may 4.5 Australia. So, pero alam ko 4 lang pag Canada.
So yung cost ng IELTS ko, ako kasi nag-take na ako kasi kung dito pa ako mag-take, hindi ko alam yung pasikot-sikot, hindi ko alam saan ako mag re-review. So nag-take na ako sa Pinas, and then bago ako mag-take, nag-review ako sa Sebas. Sa Binyan po yun. So ang bayad ko 12,000 sa review, tapos 12,000 din sa exam. So bali na sa 24,000 yun. Hindi ko rin siya, hindi rin ako nag-alangan na mag-review kasi kung mag-YouTube lang ako, pwede naman, makakatipid ako. Pero yun, laging mag-overthink ako eh. Paano kung hindi ako pumasa? Hindi, panibagong gastos na naman. So yun yung nag-ano sa akin, nag-trigger sa akin na mag-review talaga ako. And then last is yung medical. So yun yung 13,000 sa St. Luke's. Pero kung IOM kasi 10,000 lang naman. So in my case, St. Luke's. So yung gastos ko, consultant, tapos IELTS exam and review 24,000, and then yung medical 13,000. So yun ang ganastos ko, and then mga bukod pa dyan, yung mga pamasahe. Kasi yung aking airfare naman, ano, sinagot ng employer ko yung pagpunta ko dito. Actually, pati yung bahay ko, pinatira na sa bahay ng employer ko kasi nung nandyan pa ako sa Pinas, sabi niya, "Don't worry about your accommodation kasi I want to make sure that you're well accommodated." So meron akong, sabi niya, "I have 5-bedroom house, big." So yun nga, tama, 5-bedroom nga. So dito ako nakatira ngayon sa bahay ng boss ko, sa basement. So meron siyang 3 na bedroom sa basement. Yung pinakamalaking bedroom sa akin niya binigay. So next time gagawa tayo ng separate na ano doon, na content. Ipapakita ko sa inyo. Ala, para siyang ganda yung bahay ko, para siyang hotel. Sabi niya, nilinis pa doon yun, tapos bumili pa siya ng bagong yung toilet bowl. Kasi ilan yung parating na ako eh. So bumili pa siya noon, tapos pinaayos na, nilinis niya. Ayun, mabango yung kwarto. So itutour ko kayo doon. Pero kung wala ka kasing bahay dito, ang challenge is, nag-inquire ako ng kwarto lang ha, maliit lang na kwarto, makakatulog ka, 450 Canadian dollars. So kung katumbas sa pera natin, about mga 20,000. So yun yung maliit na kwarto lang yun. So good thing, libre yung ano ko, yung bahay ko dito. Pero siguro pag may fund na, baka nahanap ako ng ano, nang matutuluyan ko. Kasi syempre nakakailang din, tapos at least may privacy, lalo na pag dumating na yung aking mag-ina dito. Syempre mas maganda pag may bahay na kami. Ayan, so far yun lang naman ang naalala kong expenses ko. Tsaka yung ano pala, yung pag-travel mo papuntang DFS, mga travel lang naman. So kung may tanong kayo kung how much yung consultant ko, i-message nyo ako, tapos ipapadirect ko kayo sa consultant ko. Kayo na lang mag-uusap. Kasi mamaya baka tumaas na yung professional fee niya. Kasi diba, tumataas na yung inflation, tumataas yung... Kasi yung professional fee niya, sinamahan niya rin ng tax. Kasi lahat ng mga lakarin dito or mga bayarin, may kasamang tax. So yung professional fee niya, kasama yung mga government fees at saka mga taxes dito, isa naman niya sa doon sa hiningi niya sa akin. Ayan. So, yun lang naman ang gastos ko. Kayang-kaya naman. Pwede siya ipangutang. Pero, pag-iipunan mo talaga kung magka-Canada ka. Kasi ako, nag-ipon ako, tapos si Lord mabait talaga eh. Si Lord ay nag-provide sa akin nung time na magbabayad na ako sa consultant, magpapamedical na ako, mag-IELTS na ako. Provide si Lord sa akin. So, kailangan mo rin talaga ng fund. So, basta kaya yan. Kung kaya ko nga, kung kaya ko, kaya nyo rin yan. Naniniwala ako dyan. So, yun lang siguro yung share ko. So, next na i-share ko sa inyo, magro-room tour tayo, yung house tour. Tapos, yun nga, yung IELTS ko, kung nagtanong kasi kanina, may tanong sa akin sa comment
kung nag-IELTS ba ako, ang sagot ko ay yes, kasi na-required ng consultant for my PR application, pero hindi talaga siya required ng employer. Parang yun ang understanding ko ha, basta hindi ako expert dyan. Basta yun lang, basta kung anong hiningi ng consultant, pinabayad ko. Yun. So siguro yan na muna ulit, para hindi masyadong loaded yung information nyo. Para at least parang gradual yung ano nyo, pag-intindi nyo. So pag-comment ulit kayo sa comment section kung ano yung gusto nyo itanong ulit. Tapos gawa tayo ng content. Yun lang. Bye for now, guys. See you on our next one. Bye.